mga gurong nagbuburas sa pisara, mga mag-aaral na nagtatawanan sa silid-aralan, at mga mag-aaral na nakatambay sa silid-aklatan. Iilan lamang ito sa mga di makalimutang mga kaganapan noong mga panahong normal pa ang lahat. Subalit sa di inaalintanang pag-usbong ng COVID-19 ay siyang pagbaon sa mga nakasanayang gawi noong bukas pa ang mga paaralan. Dahil sa sakit, napilitan ang gobyernong mag-implementa ng online o modular class upang makatugon sa SDG 4 o kalidad at pantay na edukasyon sa lahat. Dahil dito, nagkaroon ng bagong sistema na natamasa ng lahat ng mga tao. Sa halip na kwaderno, pisara, aklat at pluma, ay mga cellphone, laptop at tablet na ang sandata sa pag-aaral ngayon. Dahil dito, sumiklab ang agwat sa edukasyong natatamasa ng mga mag-aaral ngayon, lalo na't nagkaroon ng dibisyon sa paggamit at pagkakaroon ng mga gadget. Ngunit, ano nga bang karanasan ng mga tao ukol sa problemang ito? Ako din si Giselle Mariano, 24 years old. Nagpuyo sa Ipils ng Bongga Sibugay. Nagtrabaho ko dati, nagbantay estudyante. Karon kay tungo sa pandemya, nana siya nag-online class na lang siya karon. So, ming, akong trabaho din sa balay, bali maglimpyo, magmap, magsilhig, maghugas og plato, maglaba, unya, usahay, mutabang-tabang po sa kong kauban na magluto. Mamatay ko sa tulog kabuk anak, unya, naa sila sa ipir, kay nabilin sila sa kong lulag-lolo. Bali, akong, ang nagbantay sa kong mga anak, kundi akong lulag-lolo. Bali, edad sa kong anak, 6 years old, og ang kambal, 5 years old. Nag-askwila sila, bali, gamodule lang. Bali, akong lulag, kakuha lang og module sa eskwelahan. Pero lisod gid kayo ang module. Maong akong lula, nalisuran gid siya kay tungod lagi daw ang module. Niya, di pa daw siya kabalo kay wala mo siya nakahumanong elementary. Maong lisod gid kayo. Para sa kuag yun, mas gusto gid ako ang module. Pero mas nindot gid daw ang face-to-face gid na klase kay para makatuon gid ang bata. Kung gadgets lang gyud wala gimi kapalit kay wala gimi ana gyud mo nang usaon na lang ka kung ang bata gyud naay gadget kay usaon kay magdula man Japon di may pa mag face to face na lang gyud ang klase kay mas nindot gyud kay na bali gatawag na ko sa kuang anak o sa kuang lulag-lulo ga call lang po sila sa kuwa diri bali telepono lang akong gamit diri sila keypad ilang gamit. Mao akong anak ko, mangayo sa kuwa, manawag din, mangayo pa sa lubong. Pero may nunod ko na, sige lang nak, mahatag lang ko sa imo ha, basta makauli ko. Kaya naman ko din sa Davao, maong layo, gigay ko sila ha. Kaya pangitagi ko sila ha, o kanang mayong kinatrabaho ba, kaya para lang matagaan ako sila mayong kinabukasan. Usahay, kay manawag sila diri kay mapatabang sa kuwa o kanang abot anang module nila. Pero kung saan ako pagtubag na di man po di akong kabalo akong lula. So, wala na di hapon. May mga nalang di ko na magpatabangan na mo sa silingan la. Tapos kung dili ko, may ato akong mami sa akong silingan, may upo ko sila. Dili man to di hapon. Kay naman po daw sila yung mga anak mo, priority po nila ilang anak na usaw na lang gini, pagkalisura gini ang kinabuhi. Unya, kanibit ang 4-piece board, abipod na ako kay para daw na sa mga kabus. Unya, wala maghihapon kay kami po sa una, kay naalagi 4-piece sa una, nagasuro, gasorbi, pero ginapili man nila, kay ginapilian ng gini nila, kay ang katugan nito sa mga silingan, kay daghang kay sila 4-piece, pero naman sila mga kaya, pero naman sila mga 4-piece, kami na kabus kayo, wala man. Manusaon na lang kagid ng mga taong walay 4-piece ba kayo, di gin makatabang yun. Pastila na lang yun kayo pagkalisura yun. Bilang mama, lisod yun kaayo para sa kuha na dili ko katabang sa kong mga anak, kayo naglisod sila tungod ani sa module. Nausaon na lang po kayo, naamang ko dire, wala tayo mahimo ani. Maong lisod yun kaayo, munang gusto, mas gusto yun ako na ibalik na lang yun ang face-to-face na klase kay mas makatuon yun ang mga bata kapag face-to-face kay ang mga maestra, makagan sila ha, makabantay po, makalanta sila, maong
Nindot yung kayo nana na face-to-face. Ako po si James Jr. Amparagas, 17 years old. Nakatira po ako sa Nanging Upi Maguindanao at kasalukuyang nag-aaral sa Nutrium of Upi Incorporated. Ang setup po ng pag-aaral po namin ngayon is modular po. And sa modular naman po, hindi naman po ako nagpapatulong. Pero if may mga clarifications po, yung may mga mahirap po na lessons, nag-ask po sa teacher. Sa ngayon po, namimiss ko na sila kasi ilang taon na rin po ang nakaraan yung huli kaming nagkasama sa isang silid-aralan at nagka-face-to-face classes po. Nahihirapan po kami minsan, syempre, modular po. Yung mga lessons po minsan na hirap namin intindihin and hindi po siya clear sa amin. And kailangan po talaga ng guidance ng teacher. Sa pag-aaral ko naman po, hindi naman po ako masyado nagpapatulong sa parents ko kasi kaya naman po. And saka lang po humingi ng tulong pag may mga clarifications po na kailangan intindihin or nahihirapan po ako. Sa ngayon po, may mga dagdag kaalaman na rin pong nabigay sa akin dahil siguro po sa kasanayan na din dahil last year is modular din po ang type ng pag-aaral din po namin. Sa ngayon po na pandemic, sa education po, importante po talaga yung pagkakaroon ng malakas and yung stable po na internet connection kasi mas natutulungan ito yung kasi hindi po tayo face to face and wala pong teacher na mag-guide sa atin. So, pwede po yung internet, pwede po tayo makakuha ng source ng about sa education natin para mas maklarify po sa atin and mas madagdagan po yung mga information na makukuha natin. So, ang experience po namin, syempre po bundok kami, yung pagkakaroon po, ang experience po namin sa pagkakaroon ng mahinang internet connection and sa data po, is yung una po nahihirapan po kami, lalo na yung sa modular nga po, kasi if may mga clarifications or kailangan pong i-search, need-search or need-clarify sa teacher, hindi po namin agad matanong. Kasi kadalasan po, madaling araw na po malakas ang internet. So, kayun po, nahihirapan po kami. And sa mga katulad ko po ng mga estudyante na walang nahirap sa internet connection na patuloy lang yung pag-aaral natin kahit ganito yung kalagayan and someday mababalik din sa lahat. Magandang umaga. Ako si Binibining Hyacinth Joy Amparagas at nagtuturo ako sa Looy Integrated Technical Vocational High School bilang Teacher 1. Bilang isang guro sa modular setup, mahirap ipaunawa sa mga mag-aaral ang mga paksang aralin. Hindi tulad kung meron tayong face-to-face, mas madaling magturo dahil nakikita mo kung sila ba ay natututo sa kanilang pag-aaral at yung pakikipaglahok nila sa mga activities sa loob at labas ng silid-aralan. Mahirap ang sistema ng modular setup dahil sa di paggabay ng guro, hindi naman lahat ng magulang ay nakapag-aral, diba? Syempre, upang magabayan nila yung kanilang mga anak, minsan nahihirapan sila kasi kahit sila hindi nila maintindihan yung nakasulat doon sa module or doon sa learning activity sheets. Hindi sapat yung mga gamit sa pagtuturo sa panahon ng pandemya. Hindi ganong napaghandaan ng mabuti dahil minadali ang paggawa ng mga learning materials tulad ng TRG, LAS, at para sa akin, kulang yung budget, trainings ng mga guro, like mga band paper, ink printer, at lalo na yung sa internet connection. Merong tulong na natatanggap galing sa gobyerno, pero hindi ito sapat para sa mga pangangailangan. Dapat mag-provide ng mga gamit tulad ng printer, laptop, at lalo na yung internet connection. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa kapwa natin naghihirap. Bilang Pilipino, kailangang masolusyonan ang dibisyon sa pag-aaral dahil hindi lamang sa hati ng paggamit ng teknolohiya ang problema, kundi paano na ang kinabukasan ng mga kabataang sa atin nakasalalay ang kapalaran. Isang tulong ay sapat na upang ang edukasyon ay ating maisulong. Sa bagong sistema, hindi lamang mga mag-aaral ang naghihirap, kundi pati ang mga guro at mga magulang.
Hindi man lahat ang nagdudusa, ngunit hindi maikubli na hindi rin lahat ang nakakaranas ng mabisang edukasyon ngayon. Paano na ang kalidad ng edukasyon kung hindi pantay ang pagkatutong nakukuha ng mga estudyante? Sapat na gabay mula sa guro, sapat na gabay galing sa magulang, sapat na kagamitan, at sapat na signal o internet.